Nako, mukhang ako mismo gigil na gigil ako ngayon ha. Kababae mong tao, te. Kakaloka kahit mga bakla, hindi sasabihin yan. Kaya lumampas ka sa guhit, ate. Anak mo pa ang nag-sorry sa ginawa mo. Ibig sabihin, hindi niya mati. Dagaan ang nanay niya. Inom na nai, tama na, kalma yan. Meron tayong balita mula sa isang tao na dati nang tumira sa iyo. Wala akong tumitira sa akin. Hindi mo tinira ka nito. Hindi mo pinapatulong ka, credible ka na, hindi ba? Pwede, ikaw ang tatay ko. Iba, ano ba yan? Ang sagwang tingnan, mata pa lang, ganyan nakalaki. Ayan, mamatay siya. Ayan, ako, ito na lang po kami. Maraming salamat. Napakalakas po ng aming channel. Siyempre pa, dahil yan sa inyo at yes, sa mga sumusubaybay sa main channel ko, ang OGDS channel. Yes. Siyempre, ayan, maganda tayo lahat sa araw na ito, mga true-blooded ko pamilya at mga true-blooded ko update. Ayan, ako mismo, gigil na gigil ako ngayon ha. Sa totoo lang, gigil na gigil ako ha. Naluloka. Kung meron na naman akong ano ha. Hindi ako makapag-into ngayon. Kaya, nako, diretso na lang ito ha. Gigil na gigil ka na, kaya i-chika mo na! Naluloka. Pag-usapan na natin ito ha. Umpisahan na natin ito. Diretso na natin ito. Ano yung intro ko lang yun ha. Kaya ito na. Yung nga pag-usapan natin itong kay... Teka, kalma. Inom ka muna ng tubig. Masyado ko mainit eh. Kasi init ng tubig mo. Ayan na nga, bago ka magkomento, i-chika muna natin sa kanila kung ano ba yung issue tungkol kay Liza Soberano, diba? Dahil nga ito dun sa ano, patuloy na kwento tungkol dun sa Converge, diba? So, matapos talaga. Kaya nga, kami na nahimik. Oh. Kayong mga taga ano ha, hindi natin binibira dito yung Converge. Oh. Kundi yung ilang tauhan ng Converge na hindi nagpapakita ng magandang asal. True. Sa kanilang mga customers. Ha? So ayan na nga, meron nga pong lumabas ng mga screenshot ng isang komento ng isang taga-Converge kung saan meron siyang rape comment tungkol kay Liza Soberano. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Wala ang trabaho, kaya di bali nang masira ang image, magkapera lang. Sarap iparape sa mga ewan? Ano masasabi mo dyan? Oo, alam ko yung tinutukoy mo, Melissa. Kahit walang pangalan yon nandoon. Dahil nag-comment ka sa isang post ng katrabaho niya. Yes. Diba? Mm-hmm. Na ang tinutukoy ng katrabaho niya ay si Liza Soberano. Nag-comment ka doon. Ano sinasabi mong privado? Nakapubliko, ang privado ay PM, yung private message. Yes. Hindi ka naka-private message dahil nag-comment ka doon. Laitin niyo si Liza, it's okay. Mm-hmm. Diba, karapatan yan. Pero magko-comment ka about rape, na sana i-marape siya. Ang sarap daw iparape. Ang sarap iparape. Ah, talaga? Naranasan mo na bang mang-rape nung araw? O naranasan mo na bang ma-rape nung araw? Kahit sa'yo, anak, Melissa, mas matanda ako sa'yo, ha? Hindi ko ahangarin yan. At kahit sa dalawang daughters mo, kung totoo may dalawang daughters ka, hindi ko rin ahangarin yan, ha? Dahil ako, may lima akong daughters, nanay na anak ko, nanay ko, mga kapatid ko. Hello! Saan lupalop ka galing para maghangad ng masama sa kapwa? Okay lang yun. Ako, sana matalisod ka. Diba? Yung iba nga, sinasabi, sana matigo ka na. Minsan, tinatanggap pa yun. Pero mag-rape? Parang yan yung sasukdo lang na ano, krimen na pwede magawa sa isang babae. Hindi ato nakakaloka, babae ka na. Oo. Bakit ka nagsasabi ng ganyan sa iyong kapwa? Diba? Nakakaano, parang ikaw ba yan? Parang at anong posisyon niya sa ano? Ano, head of sales personnel. Nako, Diyos ko, nakakaano. Makabenta pa kaya sila dyan, Nay? Oo, alam mo, sinisira mo yung imahe, kung maganda man ang imahe ng Converge, sinisira mo ang imahe niyo. Bakit? Saan ba galing ang sweldo mo? Ha? Saan ba galing? Sa mga rapist? Hindi naman, di ba? Sa mga customers? Di ba na naniniwala sa Converge? Tapos ngayon mag-wish ka ng hindi maganda na kung pwede lang iparate. Ganun kasimple sa'yo. Kababae mong tao, te. Nakakaloka kahit mga bakla, hindi sasabihin yan.
at nakakahiya, may anak ka. Yung mga netizen, binibira ka ngayon. Diba? Sila na mismo, na feel nila na parang lumampas ka sa guhit, ating anak mo pa ang nag-sorry sa ginawa mo. Ibig sabihin, hindi niya mati ang ginawa ng nanay niya. Kagagaan ng nanay niya. Saka yung mga netizens ni Liza, sabi na dapat daw hindi palampasin nila Liza to. Nag-comment naman si Liza na, don't worry, we won't let this pass. Okay, oo. So ano po ba yung plano niyo? Pinag-uusapan na namin ng lawyer niya. Okay, meron kaming law firm na inatasan namin na to look into this matter, mm-hmm. kung anong legal na aksyon ang pwede namin gawin. At the same time, yung data privacy law ay vinayolate ng isang empleyado ng Converge, kung saan yung kanilang report doon sa pinare-repair ng mga soberano ay inilabas nila. Nahusgahan tuloy si Liza sa pamamagitan ng report na yun na pinalalabas nila na walang kasalanan ang Converge. Pero ang totoo, sa totoo lang po, sinisisi niyo yung mesh. Yung mesh kasi, Loy, parang yan ang kumukonekta para yung internet connection umabot sa buong bahay. Kumalat. Parang oo. Pero, ang nangyari, last June pa, tumatawag sa Converge, sa customer service, ang pamilya ni Liza, pero dead ma. Walang sumasagot. Ah. So, gumawa na ng paraan si Liza, bumili sila ng mesh na akala nila, baka yun ang makatulong. Eh, wala. Napakahina pa rin ng internet connection kahit nag-mesh na sila. Pero, prior ito sa reklamo ni Liza, sa pang-dededma ng customer service, mga soberano. Kaya, bumili sila ng mesh. So, nung nagreklamo si Liza through Twitter, ayan, doon sila lumusob sa bahay. So, nung lumusob sila sa bahay, ni-repair nga nila. Kaya meron silang report na hindi kasalanan ng Converge yung nangyari dahil palpak daw ang mesh. Pero ang totoo, kahit nakakonekta sila sa mesh, ay mahina pa rin ang speed. Nung kinonekta na nung Converge yung mesh dun sa ano? Ganun pa din daw kabagal. So wala rin na itulong talaga yung mesh. Sa mga taga-Converge, no? Oo, hindi lang po si Liza ang may ganyang problema sa inyo. Yung palaro ko sa badminton, 3 weeks na raw silang nagpa-follow up. Deadma, isa pang talent ko. Deadma pa rin daw sa kanyang request sa Converge na papalipat lang nila ang tagal-tagal abutin. Hanggang ngayon hindi pa naatenan ng Converge. Eto na lang, huwag ka nang lumayo. Oh. Ako mismo may application. Oh. Musta naman ang application May, mo? Approved na ba? May 2019. Okay. Oo, chatbot. Chatbot lang yung sumasagot. Tapos wala rin bumalik. Kaya sabi, kinancel ko na. Kasi nga, ang bagal nilang sumagot. Ay naman pala. Ang bagal nilang sumagot. Actually, hindi nga sumagot kahit mamagal. Eh. Walang sagot at all kasi chatbot yung kausap mo. Hanggang ngayon. Oo. Diba? Pagkaganoon, dapat inaatinan nyo agad. Diba? Para dumami yung ating clients. At syempre, magtuloy-tuloy ang trabaho natin. Nakakaya kay Dennis Uy. Yung may-ari ng Converge. Kung bakit ganyan ng mga tauhan dapat talaga ay merong GMRC. Ano yung GMRC na yun? Good manners and right customer. Ginago na pala. Oo, di ba? Lalo na personnel. Oo, sa personnel, head ng personnel. Uh-huh. Hindi ka ba nag-psychology? Uh-huh. Sa HR yun, di ba? Oo, sales personnel eh. Oo, parang siguro hawak niya yung mga iba mga sales agents. Oo, eh bakit ganun tong babaeng itong si Ulae? Kaganda-ganda pa naman yung batang to. Oo, parang walang utak. Malinaw po yun. Sorry ha, hindi ko sinasabing wala kang utak kasi tigong ka na pag wala kang utak. Yung hindi mo ginagamit yung ano mo, anak. Ha? Batae ka pa naman. Tama ka naman. Lagi sinasabi ng mga netizens na rape is not a joke. It is never okay, di ba? Ito na, ipaki-address lang din. Kasi nga, di yung iba, sinasabi nila, akala nila, pasadya na sila isa lang yung may 300 Mbps. Para customized yung 300 Mbps. Hindi po, may ganun talaga. May ganun talagang plan. Package yung PLDT.
pero quantity lang. Oh, na pwede niyo po, pwede niyo pong i-avail. Oh, pwede niyo pong i-avail. Kaya hindi po, diba? Hindi po privilege sila sa na 300. Baka akala po kasi niyo ano, yung 300 Mbps ginawa lang para kay Liza. Ay hindi po. Pwede po kahit sino sa atin mag-avail ng 300 Mbps. Pero naibak tayo dun sa Converge. Naglabas na rin ng statement ang Converge. Oh, sige. Anong sinabi ng Converge? Basa. Ito nga po, ano, nasusulat. Oo. Sabi ng Converge. Sinabi? Oo. Tagal mo, wala pang nasusulat. Tagal mo kasi. Sabi ng Converge, we are deeply concerned about the wrongful comments and behavior of some employees over social media. We do not tolerate such actions toward any customer and emphasizes that their personal opinions do not reflect the company's perspective, values, and culture. We are extremely dealing with this matter and we will carry out disciplinary measures accordingly. Ayan, oo, ano, alam mo, nakita mo, nakakahiya tuloy sa company. Mm. Oo, tinan mo, dapat hindi nagre-reflect yung naging attitude niyo sa customers doon sa inyong kumpanya. Mm. Totoo lang, natatakot sa ibang tao. Kung ganyan pala, na kaya din palang ilabas ng isang company yung privacy o yung private data ng isang customer. Aba, nakakatakot talaga yan. Kahit naman ako, hindi ako magsasabi ng mga detalye kasi baka bembangin ako, baka alam mo yun, baka balikan ako. Alam mo yung sinasabi ninyo, pinoprotektahan nyo ang inyong kumpanya, yes. Pero lumalampas kayo sa guhit. Lumalampas kayo sa gandang asal. Bilang kayo yung dapat na naninikluhod at nangangalap at pumi-PR sa mga customers. Ayan ang ginagawa ninyo. Palagay nyo makakainganyo pa kayo ng ibang mga client. Pero ano, naglabas na rin ng mahabang apology. Ang nakakatawa din sa apology niya, wala naman siyang binanggit na pangalan kung kanino siya nagsasorry. Nagsasorry lang siya para sa action niya. Nagsasorry siya sa kanyang naging asal. Uh-oh. Pero hindi siya nagsasorry sa grief party kay Liza Soberano. Mm-hmm. Kaya alam mo, sa totoo lang, kahit hindi mo sa akin itanong yan, pinag-aaralan na namin ng abogado namin ni Liza kung anong legal action ang pwede namin isampa dito kay Olatis. Kanya lang, hindi sa Converge. Parang ang girl, di ba? Napaka-insincere nung apology mo. Oo. Sorry ka. Alam mo kung sincere lang siya. Sorry Liza, pasensya ka na, ganyan-ganyan. Meron din akong dalawa anak. Parang hindi naman yun ang ibig kong sabihin, ganyan-ganyan. Baka pa mag-isip pa kami. Oo. Pero yung hindi ka nagbanggit, ibig sabihin, nagsasorry ka dun sa action pero hindi ka nagsasorry sa sinabi mong pwede lang siyang ipare. Yung ka hindi nagsasorry, di ba? Sige. O, ako, alam mo, malambot ang puso namin. Lalo na si Liza. Mas matari pa nga ako sa kay Liza. Diyos ko, hindi ka man lang nagsasorry, nakakahiya ka sa kumpanya. Oo, nakakahiya ka rin sa mga anak mo. Nakakahiya ka rin sa nanay mo. Imagine mo, biglang maituturo yung nanay mo dahil ganun ba pagpapalaki sa'yo ng nanay mo na mag-wish ka na sana marip ang isang tao? Kababaeng tao, tay. Nakakahiya. Nakakakilabot. Oh, pinag-uusapan lang natin, kinikilabutan ako eh. Ano man yung the mere thought na meron tao na mag-wish na ganun over anybody? Hindi, tsaka babae. Oo. Kalma na, ilom na, inom lang. Kakaloka to eh. Inom na, Nay. Tama na, kalma lang. Yeah, no, kalma lang. Okay? Kalma ka lang, Nay. Kasi yung susunod na balita, baka mamaya hindi ka na naman kumalma eh. Oh, sige. Meron tayong balita mula sa isang tao na dati nang tumira sa'yo. Ha? Huh? Aray! Ito, wala akong tumitira sa akin. Wow! Di ba tumira ka ni Jason sa dati? Ay, si Jason sa o. At din si Lisa Pue. Charot! Gusto mo ba? Ay! Gusto mo ba? Meron ako 10 daliri. Oo. Mamimili na lang ako dito. Kung alin dyan ang ipapasok mo? Ay, hindi. Kung alin dito, isasampal ko sa kanya. Joke. Ayun na nga. Alam mo, wala na sa hulog si Jason siya. Di ba nga? Kasi nga nagbalita siya, nabuntis daw, di ba? Nabuntis si Julia Barreto. Kinonfirm ng kapitbahay. Sure na sure daw siya, dahil yun daw yung sabi ng kapitbahay niya. Hindi ako sure kung may kapitbahay siya. Labusto siya.
At inaabangan na lang daw niya dun sa kapitbahay niya kung kailan ang kasal. O, di ba nakakaloka yung balita? Wow. Ano ba yan? Diyos ko. Hey, Jason, sa totoo lang, ano, mas matanda sa akin si Jason. Oh. Pero parang lately yan, baka po pwede kayong magpakonsulta na sa anak nyo man lang. Oh. Kung tama pa ba yung ginagawa ko, anak? Baka mali na ito. Baka nagpapapansin lang ako. Mm-hmm. Baka ako lumalampas na rin sa guhit, anak. Baka pwede mo akong kalabitin. Mm-hmm. Kahit tatay mo ako, pwede mo ako sapakin. Yung ganun, kasi nakakahiya. Alam mo kung bakit? Kasi naman, Diyos ko naman, kinukonfirm mo po ang fake news. Oo nga. Kailan naging confirmed ang fake news? Nilatagan ka ngayon ni Julian Barreto ng ayan. O ayan. IG post. IG post niya na siya ay sexy. Pinakita niya ang chan niya. Ako naniniwala sa 33 years ko dito in the business, pag nagpakita ng chan, oy, anong buntis? Naniniwala akong hindi siya buntis. Pag nanahimik, yung isang actress, kunwari, isang actress na nahimik at may issue na kumakalat na siya ay buntis, na nahimik, hindi nagpo-post, nakita ang kanyang chan, nakita ang kanyang mukha kung ito ay nananaba, na wala siyang kumpirmasyon sa issue siya ay buntis. Doon ako medyo naniniwalang buntis yun. Pero Nay, ano ha, si Julia yung topic natin ha, hindi si Janella ha. Julia ba? Julia Barreto ha. Sorry. Ganun niya yung kay Julia. Mahal ko lang si Janella. Oh. Yun lang ang paniniwala. Ito, may Julia pa ako. parang lahat ng yun, tugma kasi dun sa isa. Wala kasi yung picture, wala kita. Nahimik lang naman si Janella. Anak-anakang po yan. At saka kung buntis man si Janella, oh, bakit? Hintayin natin October kung totoong mga anak na siya. Sabi mo, Kevs, di ba? O, di ba? At saka, maraming nagbaback dun sa ano, dun sa post na yun ni Julia, di ba? Ang Star Magic, sinabi din nila na hindi totoo. Yung kanyang mom, di ba? Sinabi rin na hindi totoo, na buntis, di ba? Saka kasi po, di ba, kung meron po kayong maririnig na ano, na chika, di ba, sa mga kapitbahay nyo, bago nyo ibalita at sabi nyo na sure talaga kayo, masabi mo na naman talaga na sure ka kung nakausap mo yung tao, di ba? Nakakalok. Hindi, nakausap nga niya yung kapitbahay. Wow. At alam mo kung sino yung kapitbahay niya? Sino? Konsensya niya. Huh? Ano? Oo, ewan ko dito kay Jason, ha? Hindi sa ano, ha? Kasi noon pa, biktima rin ako ng fake news niya si, ano eh, si Jason sa eh. Kaya naniniwala ako. Alam mo, wala nang credibility yan eh. Ngayon, pag sinasabi, eh bakit niyo ako pinapatulan kung wala akong credibility? Hindi mo porque pinapatulan ka, may credible ka na, hindi ba? O, diba? Eh, kaya lang nga, parang tumanda ka na sa broadcasting. Diba? Ikaw ba, nagpaalam ka sa broadcasting para para maging remarkable sa pamamagitan ng mga pag-aano ng mga fake news. Tapos magsasabi ka pa na pangit si Reza, pangit si Hover. Hoy, Jason, sa ikinagwapo mo yan. Sige nga, sabihin mo sa akin, ikinagwapo mo yan. Yung pagsasabi ng pangit ng kapwa mo. Naku na, ititirahin ka na naman yan. Sasabihin na naman, tsaka ka. O eh, kung tsaka ako, edi ikaw ang tatay ko. Diba? Ewan ko dito kay Jason sa namali na naman yung tingin niya. Akala niya si Julia ang buntis. Oo, namali siya ng letter J. Oo, naiba na naman yung direction ng tingin niya. Ganyan ba? Hindi, ako to. Ah, okay. Oh. Ako ano ba yung tingin niya? Alam mo, boy. Huh? Yung sinasabi ko sa'yo. Nay, ito. Ito, yan. Alam mo, boy, mali si Jason. Ito na, mali ang tingin niya. Yan. Mali ang tingin niya. Ah, ganyan ba? Hindi, mali ang tingin niya doon sa issue. Ah, okay. Kala ko ganyan sa tumingin eh. Hindi. Ah. Ikaw naman, pinibigyan mo ng mali siya. Ang mapapayo ko lang kay Jason, sa yung respeto kasi, Sir Jay, no? Yan in-earn yan. Hindi yan, hindi in-impose yan. Gusto ko itang i-respeto eh. Wala ka mang respeto sa kanya? Hindi. Matuto muna siyang irespeto ang sarili niya. Ah, pag natuto siyang irespeto ang sarili niya, matik yun, inirespeto mo rin yung kapwa mo. Ako, speaking of yung mali siya, nabanggit mo kanina, Nay, may mali siya kang word na nabanggit, kaya naalala ko. Ano? Ito naman yung ano, tungkol kay Cyril Manabak. Si
Cyril. Cyril, yung diba? Child star na naging Ana Manalasa sa 100 Days to Heaven. Si Madam Ana. Tsaka yung nakasama ko sa MOMAY noong 2010. Oo. Oh, at saka Agua Bendita, di ba? Agua Bendita. Yes. Ang galing umarte nung batang yan. Dahil nga medyo sumibol na, nag-bloom na si Cyril, di ba? 16 years old na siya. Okay. At ngayon meron mga lumabas sa mga Instagram posts na medyo kita yung hubog ng kanyang katawan. Kaya yung iba namang medyo malisyosong tao, nababash ngayon yung bagets. Kasi sinasabi, yung iba nagparitoke daw siya, yung iba, ano ba yan, ang sagwang tingnan, bata pa lang ganyan, nakalaki. Diyos ko, ano po ba ang dapat gawin ng bata? Sige nga, para umayon sa panlasa ninyo. Kung ganun talaga kalaki, at kung ganun biniyayaan ng malaking boobs yung bata, ba ano naman sa inyo, naapektuhan ba buhay niyo? Ano ba, ikinabagsak ba ng ekonomiya ninyo yan? Diba, hindi naman na. Kung wala kayong magandang masasabi dun sa bata, bumilib na lang kayo. Dahil hindi lahat nabibiyayaan ng ganun. Bakit nga ba ganun kalaki na eh? Hindi nga kasi nga yung mami niya, kilala kay mami, mabait din yung si mami, no? Malaki talaga ang boobs si mami. So, kanina pa magmamana yung anak, edi sa mami niya. Diba? Kaya, mag-ingat-ingat din po tayo sa mga pag-comment natin dahil isipin din po natin, number one, bukod sa babae siya, number two, minor pa siya. 16 years old pa lang po yung bata. Kung ano-ano sinasabi ng ibang mga netizens. Kasi yung, alam mo, yung ibang 16 years old, Loy, no? Yung parang naninibago sila kung at 16 parang 36 na yata or 38 na yung kay Cyril, no? Kasi nga nanay niya, minanay niya sa mami niya, no? At saka dapat ipagmalaki dahil hindi lahat may ganyan, ha? Yung iba nagpapalagay pa, eh, no? Siguro ang gusto nilang mangyari pag 16 years old yung kaboobs mo. Ba't naman yung sama yung boobs ko? Anak Cyril, hayaan mo sila. Hayaan, mamatay sila sa inggit. Mamatay kayo sa inggit. Kung maliit ang boobs nyo, o naliliit ang kayo sa boobs nyo. Abay, ipagpasalamat nyo, no, na meron pa rin kayong boobs. Nakakaloka kung ang boobs nyo parang sa lalaki. Tama. Diba? At saka ipagpasalamat nyo po kung meron pa po kayong boobs dahil healthy yung boobs nyo. Hindi kumpara dun sa mga tinutulungan ni Papa O sa kasuso foundation. Correct. Kaya kung ako sa inyo, kung healthy yung boobs nyo, abay kayo kung meron kayo dyan na nakikira, aba, ano na lang natin, i-donate na lang natin sa kasuso foundation. Almost 500 po yung aming itinataguyo to na may mga cancer sa breast. Tama po. Diba? Ayan, nandyan yung PNB account nila po. Yes. Go na kayo. Tapos yung pag hindi pa kayo nag-skip ng ads dito, edi part of the proceeds will go to kasuso. Tama. Ayan, diba? So, ipagpasalamat po natin kung ano yung meron tayo, diba? Kung ano man po yung meron yung iba, wag na po nating punahin o siraan pa, diba? For Cyril din, biyaya yan, diba? Yun yung gift sa kanya ni Lord. So, diba? Ba't wala pang mga issue na matambok ang kids, ganyan. Puro yung, di ba? Baka pag yung lumabas na picture na gano'n, na naka-camel toe. Ah! Matambok ang kids. Ilang sanitary napkin ba meron? Wala pa siya na walang gano'n. Nakakaloka talaga yung naisip ng kids. Di ba? Tapos pag meron naman sa mga lalaki, di ba? Tapos bumubo lang ng konti. Gumanon lang sa alas 3. Pag-uusapan na yan. Yeah. Ay, siguro ano yan? Ano ba yung tumuro sa alas 3? Yung shorthand. Ay! Hindi yung long hand. Hindi yung long. Hindi yung segundo. Di ba? Anyway, yes. With that, mga kaibigan, maraming salamat po.
Sana po patuloy kayong magbisita sa aming channel dito sa OGDS Update. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share po ang aming channel para naman mas marami pang makaalam ng mga chika, no? Sa nakatutuwang paraan, in a funny way. Ayan, ha? Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O, as in OGDS, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo ay kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sabay-sabing. Every gising is a blessing. Siyempre, aba, magkachikahan tayo ulit. Yung mga exciting na chikahan, ihahatid namin sa inyo. Ba? Saan pa nga ba? Ichika mo na! Sali! Ito nga talaga dito. Saan ba? Ano ba yung tingin mo?